Masaya si Stephen na medyo nagkakalapit na ang loob nila ni Maxine. Ngunit meron itong naging pakiusap sa kanya. Yun ang huwag sasabihin muna kay Carl na siya ang ama nito. Pumayag naman siya dahil si Maxine ang humiling noon at gagawin niya lahat para kay Maxine. Alam niya rin naman na si Maxine mismo ang magpapakilala sa kanya sa anak nila. Umaga-umaga pa lang ay ang saya na niya. Naabutan niya ang mommy at daddy niya na nagbe-breakfast. Siguradong alam na rin ng mga ito ang tungkol sa pagbabalik ni Maxine dahil kaibigan ng magulang niya ang magulang ni Maxine. Sa tamang panahon, sasabihin niya rin sa mommy at daddy niya ang tungkol kay Maxine. Pero sana sa panahong iyon ay nasa kanya na ang puso ng dalaga at mahal na siya nito. Nag-drive siya papunta sa mansyon ng mga Mendoza. Umaga pa lang ay gusto niya na agad makita ang ina ng anak niya. Samantalang si Maxine ay kagigising lang. Bumaba na siya at tulog pa si Carl sa kwarto. Siguro ay masarap ang tulog ng anak niya kaya hihintayin niya na lang itong magising. Nakita niya ang mommy and daddy niya na nagbe-breakfast. Agad siyang lumapit sa mga ito at humalik sa pisngi. Niyakap niya rin ang mga ito. Sobrang saya niya na nakasama niya na ang mga magulang niya. Dahil iyon kay Stephen, siguro ay aalamin niya muna bakit ginawa ni Stephen ang lahat ng iyon para sa kanya. "Good morning, Mom and Dad," sabi ni Maxine sa mga magulang. Pagkatapos ay umupo na rin siya para makakain na rin at upang sabayan ang mga ito. Ngayon niya lang ulit mararanasan makasabay ang mga ito sa pagkain. Ilang taon rin kasi siyang nalayo sa mga ito dahil sa pagtatago niya na dapat hindi niya naman ginawa. "Good morning, Baby Max. It's nice to see you home. Huwag ka nang aalis ulit ha, saka huwag mo nang ilalayo ang ampo namin sa amin." Napangiti naman siya sa sinabi ng mami niya. Minsan kasi nagpapababy ito, magsalita, na-miss niya rin iyon. "You will never live again, right, Grace? And besides, she has our grandson, and maybe our grandson will inherit our company. Only if Grace will like it, and if you don't, it's okay," sabi ng daddy ni Maxine sa kanya. Natutuwa siya na hindi siya pinipilit nito at mukhang sincere sa sinasabi ang daddy niya. Bigla naman niyang naalala ang clothing boutique niya sa Paris. "Mom, Dad, you know I have a clothing boutique in Paris. It was named C&M Clothing. Do you know that? Besides, we're here in the Philippines kasi kinuha ako ng isang company. I mean, nagustuhan nila yung design ng damit na ginawa ko para kay Carl. I accomplished it because I want both of you to make you proud also for me and my son. Are you proud of me?" Sabi ni Maxine, ang mga magulang niya naman ay nakikinig lang sa kanya. "Of course, and besides, you're famous in Paris. I heard a lot of things about your boutique. You're a good designer, anak. Now we know you don't want to inherit our company because you have your own passion. And we will support you with that no matter what will stay in your side. We will help you raise your side." Sabi ng mami ni Maxine sa kanya. Natouch naman siya sa mga sinabi nito. "Your mom is right. We'll support you. But may I ask who's the father of our grandson?" Sabi ng daddy niya. Di niya alam ang isasagot niya. Buti na lang may pumasok na katulong at may sinabi. "Mom, sir, andun po si Sir Stephen sa living room. Hinihintay niya daw po si Senyorita Maxine. Kararating lang po." Tila nabigla si Maxine sa narinig. Ang aga pa para pumunta ng lalaking iyon. Yan ang nasa isip niya. Ano naman kasing gagawin ni Stephen sa mansyon nila? At saka kung gusto nitong makita ang anak niya, tulog pa ito. "Anak, puntahan mo muna yun. Pwede ba magtanong, Baby Max? Kayo ba ni Stephen? Well, bagay naman kayo. At kung kami ang tatanungin, gusto namin siya para sa'yo. Pero kayo nga ba? Mukha kasi may something between the two of you." Pabirong sabi ng mami niya. Mukha nang siya ay wala naman namamagitan sa kanila bukod sa nagkaanak sila. "Marilyn, stop asking our daughter about that things. And besides, she must focus on his son. Before I let others men court her, I must know first who's the father of our grandson. And he already himself, because of him, lumayo ang anak natin sa atin ng ilang taon. Kailangan muna nating malaman sino ang lalaki iyon.
at handa ako maghintay sa sagot mo, Maxine. Sabi ng daddy ni Maxine at tumingin sa kanya. Biglang natuyo ang lalamunan niya. Wala siyang masabi paano kapag nalaman ng mga ito na si Stephen ang ama ng anak niya. Ano kayang magiging reaksyon nila, lalo na ang daddy niya. Pero bago niya isipin ang mga iyon, haharapin niya muna na sobrang aga kung pumunta sa mansyon nila ang kanyang pakay nito. Nagpaalam muna siya sa magulang niya, saka siya naglakad papunta sa living room. Naabutan niya ang lalaki na nasa living room nga at nakaupo sa sofa. Pagkakita niya dito ay mukhang napatulala ito sa kanya. Ngayon niya lang na-realize anong suot niya. Naka-t-shirt na maluwag lang siya at dolphin short. Staring is rude, sabi ni Maxine. Good morning, sagot sa kanya ni Stephen. So pumunta lang ang lalaking ito sa mansyon nila para mag-good morning. Ba't di pa kasi diretsuhin? Pinagtitripan ba siya nito o ano? Bigla naman niyang naalala kung paano siya nito yakapin noong gabi. Di niya alam bakit parang bumilis ang pintig ng puso niya. Di niya alam kung bakit niya nararamdaman yun. Tulog pa si Carl, sabi ni Maxine. Yun lang ang tanging lumabas sa bibig niya. Alam ko, sagot naman sa kanya ni Stephen. Bakit ka naman pumunta dito kung ganun? Sabi ni Maxine. Gusto niyang malaman kung ano naman ang ipinunta ng lalaking ito. Bakit parang gusto siya lagi nitong nakikita? Dahil sa'yo, gusto kitang makausap. Diretsong sabi ni Stephen sa kanya at walang pag-aalinlangan. Bakit naman? Sabi ni Maxine, gusto niyang malaman ang dahilan ng lalaki dahil feeling niya mas gusto ito sa kanya o nang feeling lang siya. Dahil gusto. Di na natuloy ni Stephen ang sasabihin niya nang may tumawag sa cellphone niya. Gusto man niyang ituloy ang pag-uusap nila, ngunit baka importante ang tumatawag sa cellphone niya. Iniwanan niya muna si Maxine sa living room at lumabas muna ng mansyon. Si Maxine naman ay tila naiinis. Mag-uusap daw tas biglang mangiiwan. Ano daw kaya yun? Pero may sasabihin si Stephen kanina, di niya lang tuluyang narinig at bakit parang naiinis siya doon sa tumawag. Mamaya niya naiisipin yun, kailangan niya muna ituloy ang pagkain at ang anak niya muna ang iisipin niya. Lumabas si Stephen ng mansyon at pumasok muna sa kotse niya para sagutin ang tawag. Pero hindi niya nagustuhan ang taong tumawag at naiinis siya. Bakit tumawag pa ito? Gusto niyang ibalibag ang cellphone nang makita niya ang name. It's Katrina, one of her fucking flings. Umalis ito 2 years ang nakakaraan at nang iwan ang salitang babalikan siya. Muntik na kasi siyang sumuko noon sa paghahanap kay Maxine. Dahil baka hindi niya na ito talaga mahanap. Kaya nagkaroon siya ng flings, it's Katrina. Pero bakit kailangan pa nitong bumalik, iwala namang sila at hindi magiging sila. Kilala niya ang babaeng ito. Baka ito pa ang makasira sa diskarte niya kay Maxine at ayaw niyang mangyari dahil baka malayo na naman sa kanya ang anak niya. Agad niyang sinagot ang telepono. Labagman sa loob niya, kailangan niyang ipamukha sa babaeng ito na wala namang sila upang hindi na siya nito guluhin pa. Hello baby, I'm back. We can live together. And don't you want that? Agad na sabi ng babae sa kanya para gusto niyang masuka sa mga sinasabi nito. Fling lang sila noon, no string attack. Kumbaga, laro lang, walang relasyon. Pero iba magsalita ang babaeng ito. Ibang iba, bilib na siya. Shut the fuck up, Katrina. Walang tayo. Stop bothering me. Ano wala akong pake kung nakabalik ka na? Huwag mong guluhin ang buhay ko. Get the hell out. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Naiinis na sabi ni Stephen sa kausap, ang kapal kasi na mukha ng babaeng ito. I know you're happy that I'm back. Just say it. Don't worry, I will never leave again. Bye baby. At pinatay na ng babae ang tawag. Hinampas niya ang manibela ng sasakyan. Fuck that, Katrina. Sigaw niya. Sa tingin niya, hindi niya muna kaya harapin ang anak niya at si Maxine. Babalik na lang siguro siya mamaya o bukas. Kaya agad niyang pinaandar ang sasakyan niya. Paalis sa mansyon nila Maxine, pupunta muna siya sa kumpanya at doon niya ibubuhos ang stress niya dahil kay Katrina. Ang babaeng yon, busy talaga. Iyon ang nasa isip ni Stephen. Kahapon ay di na bumalik si Stephen nung umaga.
Sinabi nitong mag-uusap sila pero di na bumalik. Gusto kasi ni Maxine na magkasama ang mag-ama kahit hindi alam ng anak niya na ama nito si Stephen. Tinatanong siya ni Carl kung tuloy pa ba daw yung sa pag-e-endorse ng Dalmit. Sabi niya naman sa anak ay kung gusto nito, umuo naman ang anak niya kaya tuloy. Ipapaalam niya na lang kay Stephen pupunta sila ng anak niya sa office nito. Hindi na siya natatakot humarap sa mga tao. Okay na sa kanya na malaman ng lahat ang tungkol sa anak niya at masaya siya para doon. Ang tanging niya lang naman na dahilan kung bakit ayaw niya sabihin sa anak na si Stephen ang ama nito dahil hindi pa siya sigurado sa lalaki. Alam niyang babaero ito dati at baka hanggang ngayon ayaw niya lang naman na masaktan ang anak niya. Mom, we will go in Montreal's company later. I'm with Carl, I just want you to know. Sabi ni Maxine sa mami niya. Malay niya ba baka mamaya isipin ng mga ito na tumakas na naman siya at ayaw niya mag-alala sa kanya ang mami niya. Nasa sala sila ngayon, nakaupo sa tapat ng sofa ang mami niya. Ang daddy niya naman ay nasa company na nila. Minsan sumusunod rin ang mami niya doon. It's okay, Maxine. Besides, hindi mo na kailangan magpaalam. Alam ko naman. Sabi ng mami niya. Katabi nito ang anak ni Maxine na naglalaro ng cellphone. Gustong-gusto ng mga magulang niya ang anak niya. Tuwang-tuwa sila dito pero syempre ang daddy niya tinatanong ang ama ng bata pero wala naman siyang masabi. Mom, can we go to Grandma and Grandpa's company? I want to go there, if you will allow me. Sabi ni Carl. Gustong pumunta ng anak niya sa kumpanya ng mga magulang niya pero kailangan rin nila pumunta sa kumpanya ng ama nito. Siguro siya na lang pupunta sa kumpanya ni Stephen. You can go there, but I can't be with you. I will go to your Tito Stephen company for your endorsement. You will wear the clothes that I designed for you, maybe next time. Sabi ni Maxine sa anak. Maintindihin naman ang anak niya, kaya maiintindihan siya nito. Grandma will go with you, besides I will visit your grandpa, and I will tour you in the whole company. Do you like that, Carl? Your mom can't be with you. Sabi naman ang ina ni Maxine. Nadalaw rin kasi ito sa asawa. So isasama niya na rin ang apo niya para maipasyal ito sa kumpanya. Mom, can I go with Grandma? Sabi ni Carl sa mami niyang si Maxine. Yes, you can go with your grandma. Don't be naughty in the company and speak with manners. Please don't be too rude with other people, will you? Sabi ni Maxine sa anak. May pagka-rude kasi ang anak niya lalo na sa ibang tao. Thank you, Mom. Sabi ng anak niya, lumapit at yumakap ito sa kanya. Nakatingin lang naman ang mami niya at nanonood sa kanilang mag-ina. Kita ang ngiti nito sa mga labi nito. Mom, I just go to my room. I just do something there. Or just watch movies. Sabi ni Carl kay Maxine, tumango lang siya rito agad namang nawala ang anak niya at umakyat na sa kwarto nito doon sa taas. May sariling kwarto ang anak niya dahil lumalaki na rin ito at syempre hinanda yun ng mami niya para sa apo. Kita ni Maxine na mahal na mga magulang niya ang anak niya. Nag-usap pa sila ng mami niya tungkol kay Carl. Sabi ng mami niya mamaya pa daw ito pupunta kasama ang apo sa kumpanya. Nagpaalam na rin siya sa mami niya na aakyat siya sa kwarto niya para makapagbihis na dahil pupunta siya sa company ni Stephen tungkol sa anak nila. Mabilis naman siyang nagbihis. Saka bumaba, naabutan niya ang mami niya doon na nakaupo pa rin at nagbabasa ng magazine. Mamaya pa naman pupunta ang mga ito sa kumpanya nila. Nagpaalam na siya sa mami na aalis at sinabing ito na lang ang magsabi kay Carl na umalis siya. Okay lang naman daw sa mami niya. Umalik muna siya sa pisngin nito bago umalis. May driver sila, pumasok na lang siya sa sasakyan at ang driver nag-drive. Sinabi niya naman ang pupuntahan nila. Si Stephen naman ay stressed dahil sa kakatawag ni Katrina sa kanya simula kahapon. Nabibisit siya sa babaeng iyon. Naiinis na talaga kaya hindi na siya nakabalik sa mansyon nila Maxine kahapon para makasama ang mag-ina niya. Nakaupo lang siya sa swivel chair niya nang may kumatok at isa yon sa mga empleyado niya. Sinabi niya namang pumasok ito. Sir, may babae po. Gusto raw po kayong makausap. Sabi ko naman po wala po siyang appointment pero nagpupumilit po. Mukha po ang sama ng ugali kaya di po namin pinapunta sa office niyo. Alam na ni Stephen kung sino ang babaeng iyon. Malamang ay si Katrina ito. Mukhang hindi siya nito titigilan. Beste ang babaeng iyon.
sabi niya sa isip niya. Let her in, sabi niya sa empleyado, tumango lang naman ito. Hindi niya naman gusto makita at makausap si Katrina, pero gusto niyang magkalinawan sila dahil makakasira ito sa diskarte niya kay Maxine. Baka mawala na naman ito sa kanya, lalo pa ay nung last na nag-usap sila ay nabanggit nito na babaero daw siya. Gusto niyang magbago ang pananaw na iyon ni Maxine sa kanya. Ilang sandali ay may pumasok. Babaeng kulang na lang ay di magdamit sa sobrang ikli ng suot. Mukhang clown dahil sa makeup, pero di joke lang yan. Pumasok si Katrina pero tama ang ikli nga ng suot nito at may makeup. Gusto ba nitong akitin siya? Pwes, hindi ito magwawagi. Dahil kung meron mang taong kaakitan niya ay si Maxine yun, wala nang iba. Loyal na siya sa babaeng mahal niya at ina ng anak niya. What are you doing here, Katrina? What the hell brings you here? Sabi ni Stephen sa babae. Umupo naman ito sa tapat ng lamesa niya at ngumiti pa ang walang hiya. Kung pwede lang pumatay ng linta, naggawa niya na. Naiinis na siya sa babaeng ito. Bakit kasi hindi na lang ito nakulong kung saang lugar man ito napunta noon? Sana ay di na nakabalik kung guguluhin lang naman ito ang buhay niya. Mayaman rin ang pamilya nito pero hindi kasing yaman nila. At kung payamanan at ganda lang naman ang pag-uusapan, talo na ni Maxine ito. Pero hindi naman niya nagustuhan si Maxine dahil mayaman ito. Sadyang ito lang talaga ang nagpatibok ng puso niya. Stephen, I know you're happy that I'm here. Babe, please talk to me. Gustong masuka ni Stephen sa mga sinasabi nito sa kanya. Nakakadiri, di naman naging sila, fling niya lang ito dati at kailanman hindi naging sila. Pero oo, may nangyari sa kanila dati pero nung babaero pa siya noon at pinagsisihan niya iyon at si Maxine lang ang mamahalin niya at ang anak nila. What the fuck are you saying? I don't like to see your face here, so get your ass out of here. I don't want to see you in my company. There's no us, and don't call me babe. Walang tayo, di naging tayo at di kailanman magiging tayo. If I were you, umalis ka na sa kumpanya ko. Sabi ni Stephen na halatang galit na. But I came back for you. Sabi ni Katrina na halatang nagpapaawa effects lang. Nakakalokang babae ito, hindi nga naging sila. Kumbaga laro-laro lang, pero iba ang babaeng ito. Kung makaasta, akala mo naman naging sila. Who cares? Wala akong pake kung bumalik ka na. At sana di ka na bumalik. And I know kung bakit ka nakipag-fling sa akin noon. Alam mo, alam ko na ang lahat sa'yo. I know every fucking thing about you, you slut. Nung tumawag ito sa kanya kahapon ay naalala niya na naman lahat-lahat kung bakit nakipag-fling ito sa kanya. Dahil yun sa pera. Yeah, sa pera. Natuklasan niya ang daming nawawalang pera sa kumpanya nila. Galit na galit ang mami niya noon. Pero di niya alam kung sino, pero ang babae lang na minsan niya lang dinala sa opisina ay si Katrina. Nang may biglang tumawag at sinagot naman iyon ni Stephen. Hello? Sabi niya sa tumawag. Sir, may babae pong gusto po kayong makausap. Pero sir, ang ganda niya po at siya po ata yung anak ng mga Mendoza. Maxine Grace daw po yung name niya. Siya din daw po yung mami ng bat na mag-e-endorse po sa company. Sir, pinapunta ko na po siya dyan sa inyo. Sabi ng kausap niya, isa rin ito sa mga empleyado niya. Tila nabigla si Stephen sa sinabi ng sekretarya. Natatakot na makita siya ni Maxine na may kausap na ibang babae. Tila iniisip niya pa lang ay nangangaba na siya. Kahit wala naman sila pero ito ang ina ng anak niya at mahal niya si Maxine. Si Maxine naman ay naglalakad na papunta sa office ni Stephen. Ang gaganda ng bati sa kanya ng mga empleyado. Lalo na nung sinabi niyang Mendoza siya. Pero ang kinaiinis ay may nagtanong sa kanya kung fling ba siya ni Stephen. Gusto niyang manakit sa narinig, mukha ba siyang fling ha? Mukha ba? Nanggigil siya sa lalaking iyon. Napakababaero, mukha ba siyang fling? Naalala naman niya kung sinabi ng isa pang employee na may kausap na babae sa office si Stephen. Nalalong nakapanggigil sa kanya. Ano na lang kapag nalaman ng anak nila na babaero ang ama niya. Kay Stephen niya maibubuhos lahat ng inis niya. Baka pati na rin sa babaeng kausap nito. Stephen, I want to be with you. I came back for you. Please, I love you. Lalong gustong masuka ni Stephen. I love you? Yuck! Kung si Maxine pa magsasabi nun sa kanya, magluluntag pa siya sa tuwa. Can you just get out of here? Get the hell out.
Stop bothering me, Katrina. What the fuck are you saying? Just go and never come back. Just fucking go. Galit na talaga si Stephen. Pero bigla na lang lumapit ito sa kanya at kumandong. Tinutulak niya ito pero biglang bumukas ang pintuan. Si Maxine ang niluwa noon na mukhang mainis sa mata at sa aura pa lang nito. Pero hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Kala niya ay magagalit ito o kung ano, pero iba ang lumabas sa mga bibig nito. Babe, good morning. Pinapunta mo raw ako dito. At sino ka namang babae ka? Anong ginagawa mo at bakit ka nakakandong sa boyfriend ko? Sabi ni Maxine at tumingin pa kay Katrina. Agad naman siyang tumayo at pinaalis sa kandungan si Katrina. Sino ka bang babae ka ha? Sabi naman ang lintang si Katrina kay Maxine. Ako ang ina ng anak niya at girlfriend niya. Sabi ni Maxine na paulit-ulit na umi-echo sa pandinig ni Stephen. Gusto ni Maxine na mawala lahat ng babae sa buhay ni Stephen para sa anak niya. Kaya kahit magpanggap ng girlfriend nito, ay handang niyang gawin. Huwag lang malaman ng anak niya na babaero ang ama nito. At ngayon uunahin niya ang babaeng ito na mukhang espasol ang mukha na namamaga ang nguso dahil sa lipstick at kinulang sa tela ang damit. Gusto niyang ipakita ang totoong Maxine. Are you really his girlfriend? Sabi ni Katrina kay Maxine. Tinaasan lang naman siya ng kilay ni Maxine habang si Stephen ay nanonood lang sa dalawa. Hindi niya alam na medyo palaban rin pala si Maxine. Iniisip niya rin kung bakit nagpanggap pa itong girlfriend niya. Parang sobrang saya niya ngayon, parang gusto niyang tutuhanin. Well, si Maxine naman talaga ang ina ng anak niya. Oo, ako nga ang girlfriend niya. Bakit? May problema ka? At ang kapal na mukha mo kumandong sa boyfriend ko? Sabi ni Maxine, sinusubukan siya ng babaeng ito. Kanina nang nakita niyang kumandong ang babaeng ito kay Stephen, tila nagdilim ang paningin niya dahil ito ang ama ng anak niya. Tapos makikita niyang may kalandi ang ibang babae. Well, maybe he's just playing with you. And you said may anak kayo? Maybe he's not the father. And you have other men's. Tila nagpantig ang tenga ni Maxine sa narinig. Kung pwede niya lang pumatay ng ahas na nakawala sa zoo, ginawa niya na. Oo nga, may anak nga kami. At saka, anong sinabi mo may iba akong lalaki? Pinaparinggan mo ata ang sarili mo. Sino bang mukhang maraming lalaki dito? Di ba ikaw? Kaya pati boyfriend ko kinapantaryo. Ang kapal na mukha mo, kasing kapal na make-up mo. Mukha ka namang namamagay ang nguso mo. Kung nasa birthday party ka, matagal ka nang napagtama ng clown. Lalo na yung kulang sa tela mong damit. And for your information, hindi magpapaakit sa'yo ang boyfriend ko na ama rin ng anak ko, babaeng walang breeding. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka sa zoo na pinanggalingan mo. Sabi ni Maxine, sino ba namang hindi magagalit kapag ininsulto ka na at nandamay pa ang anak niya? Si Stephen ay nanonood lang. Bakit hindi man lang umawat? You bitch! Sabi ni Katrina. Stop calling Maxine bitch, Katrina. If there's a bitch here, it's you. And yeah, we have a son, so stop bothering our lives. Get the hell out of here! Ngayon lang may lumabas na salita sa bibig ni Stephen. Kanina pa siya nananahimik pero hindi niya hayaan na sabihin ng masasamang salita si Maxine. Did you know me? Sabi ni Katrina kay Maxine. Oo, ikaw yung malanding umaahas sa boyfriend ko. Diretsong sabi ni Maxine. I am Katrina Vasquez and our company is one of the famous company in the country. Now you know. Akala naman ang babaeng ito ay may pake si Maxine sa mga sinasabi niya. And so? Wala akong pake kahit sino ka pa. Eh ako, kilala mo ako? Ako si Maxine Grace Mendoza. Ang kumpanya namin ang pangalawa sa pinakamalaking company sa Pilipinas. At ako lang naman ang may-ari ng C&M Clothing. And you don't know what I am capable of. I can you drag you out of here dahil nilalandi mo ang boyfriend ko. Kaya ko rin pabagsakin yung company niyo. Kaya huwag mo akong subukan at yabangan gayong hindi mo ko kilala. Makahulog ang sabi ni Maxine. I don't care. Stephen is mine. He's mine. Sabi ni Katrina. I am not yours, Katrina, and will never be. I have my family. Now stop bothering us. And I have my girlfriend now, and soon we'll marry each other. Sabi ni Stephen. Natutuwa naman si Maxine na sinasakyan ni Stephen ang trip niya. Abay, dapat naman talaga. I don't believe the two of you. Sabi ni Katrina na mukhang hindi naniniwala
dahil may paghihinala siyang nagpapanggap lang ang dalawa. Pwede huwag ka maniwala, okay ko sa'yo. Sabi ni Maxine, gusto niya talaga itong inisin at mukhang nagwawagi siya. Dapat walang babaeng umaaligid sa ama ng anak niya. Stephen is mine, he's not yours. Ganti pa ng malanding Katrina. Eh talaga lang ha? Sa tingin ko maniniwala ka na kapag ginawa ko ito. Sabi ni Maxine, lumapit siya rito at hinalikan ang labi nito. Nagulat naman si Stephen sa ginawa ni Maxine. Pero bumalik rin agad siya sa ulirat niya at nag-respond sa halik ni Maxine. Agad rin bumitaw sa halik at hinarap si Katrina na mukhang uusok na sa galit. Oh, naniniwala ka na? Sabi ni Maxine at tumisi pa kay Katrina. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Katrina at lumabas na sa opisina ni Stephen. Pagkalabas ni Katrina ay siya naman pagtawa ni Maxine ng pagkalakas. Si Stephen ay nakatingin lang kay Maxine. Natatawa-tawa, ang galing niya kasi umakting, pero napatigil siya sa pagtawa nang maalala niya ang ginawa niya kay Stephen. Hinalikan niya ito. Humarap siya rito at pinilit magsalita nang hindi nauutal. Girlfriend mo yon o fling? Pagtatanong ni Maxine. Hindi, di ba ikaw ang girlfriend ko? Sabi ni Stephen sabay ngiti sa kanya nang nakakaloko. Acting lang yun, huwag kang feeling. Ayoko may lumalapit na babae sa ama ng anak ko. At nabibisit ako na tinatanong ako kanina kung fling mo daw ako. Alam mo yun, naiinis talaga ako. Kaya sa babae yun ko binuntong. Pumunta nga pala ako dito dahil dun sa endorsement gusto ni Carl. Sabi ni Maxine. Oh, okay. Pagsuko ni Stephen. Pero bakit hinalikan mo ako kung ganun? By the way, parang gusto kong ulitin. Papirong sabi ni Stephen sa kanya. Di niya alam bakit parang namumula na ang pisngi niya at umakyat lahat ng dugo sa mukha niya. Tatalikuran na sana siya nito, pero bigla siya nitong niyakap at may binulong sa tenga niya. Let's make it true. I want you to be my girlfriend or wife soon. I love you, Maxine. Sabi nito sa kanya na kinabigla naman niya bakit parang bumilis ang tibok ng puso niya.